Breakfast is ready. Good morning, guys, and welcome back to my channel. Today it's going to be a different video. Coffee talk tayo ngayon. May pag-uusapan tayo. Ba't ka nandito sa channel ko? I mean, ba't ka nanonood ng video ko dahil nabasa mo yung title? Huwag ka na mag-abroad, tama? Alam po kasi meron kang pinaplano, nag-iisip ka mag-abroad, no? Kung ganyan, makinig ka sa akin, may sasabihin ako sa'yo. Alam mo kasi, hindi madali ang pag-abroad. Isip mo lang yan. Ang ganda ng buhay. At alam ko naman kasi yung sa isip mo meron tayong mentality. Pag nag-abroad iyaman ka, gaganda buhay mo, makakaginhawa ka sa buhay. Bago ka mag-desisyon, pakinggan mo to. May sasabihin ako sa'yo. Una, emotionally at mentally strong ka ba? Kung hindi ka lang naman, kung hindi ka strong, huwag ka na mag-abroad. Ako, wala. Wala kang mangyayari sa'yo sa abroad. Kasi, unang-una, mawawalay ka sa family mo, kaya mo ba yun? Mawawalay ka sa anak mo, kaya mo ba yun? Magwawalay ka sa girlfriend mo, sa boyfriend mo, makakaya mo yun? Ako, iisipin mo, isang taon, hindi kayo magkakasama. Alam mo ba, unang kaaway natin dito, homesickness. Ako, ang hirap, tol. Maniwala ka sa akin, ang hirap. Baka, pagpunta mo ng ibang bansa, isang araw pa lang, namimiss mo ng family mo, gusto mo nang umuwi. Ako, hindi pwede. Unang-una, gumastos ka. Pangalawa, ang layo. Hindi naman pwedeng kapitbahay mo lang or within your province. Pwede kang pumunta pag namimiss mo ang tao. Tama? Oo, isipin mo. Isang taon, dalawang taon kang hindi makaka-uwi. So, dapat prepared ka. Mentally prepared, emotionally prepared ka. Meron nga mga OFW, hindi nga nakakatapos ng kontrata dahil sa namimiss na family nila. Gusto na lang umuwi. Ayaw nang magtrabaho. Apekto ang trabaho nila. Kasi, like katulad niyan, ako, 8 years na ako rito sa Qatar. Ang dami kong na-miss na mga milestone sa buhay ko. Hindi ako nakapunta ng graduation ng kapatid ko. Hindi ako nakapunta ng graduation ng nanay ko sa PhD niya. 8 Christmas na ang na-miss ko sa Pilipinas. Hindi ko na naabutan yung tito at mga tita ko. Nako, ang hirap. Sasabihin ko sa'yo, pero kung hindi mo kaya mga ganyan, nako, huwag na, dyan ka na lang sa Pilipinas. Mas mabuti pang dyan ka na lang. Huwag ka lang mag-abroad. Pangalawa, ano bang lifestyle mo dyan? Ready ka bang isacrifice ang lifestyle mo dyan? Yung comfort mo sa Pilipinas, dyan. Ako, nag-iisip ka lang na sabi, maganda dito sa ibang bansa. Nag-iisip ka na magkakaroon ka ng magandang trabaho, ng pera, pero sasabihin ko sa'yo, kung ano man ang lifestyle mo dyan, mabuti nga siya sa Pilipinas . May nagluluto sa'yo. May naglalaba para sa'yo. At ito pang matindi. Pag nagkasakit ka, may nag-aalaga sa'yo. Akalain mo yun. Pero pag dito ka sa ibang bansa, sa'yo lahat. May sakit ka, pero kailangan mong magtrabaho. O kailangan mong alagaan ang sarili mo. Minsan nga, nanginginig ka na sa lagnat, kailangan mo pang magpaklinik sa sarili mo. Kasi walang tutulong sa'yo. Sarili mo lang. Natutong ako maglaba dito . Yun nga lang. Washing machine, isasampa ko lang doon, pabayaan ko lang tapos, isasampay ko na lang. Ganoon talaga. Pero pag hindi mo kaya, huwag ka na mag-abroad. Ang hirap, mahirapan ka lang, promise. Ito pa, kung especially, pupunta ka ng Middle East, nako, sabihin ko sa'yo, maraming bawal, hindi nakakain ng baboy. Makakainom, yung alak, bawal. In some parts. Pero dito sa Qatar, pwede naman, pero pupunta
pumunta ka ng bar, pupunta ka ng tamang lugar. Pero in general, bawal yung baboy, bawal yung alak dito. Eh, kung mahilig ka mag-party sa Pilipinas, nako, kung hindi mo kayang pabayaan yung lifestyle na yan, nako, wag ka nang mag-abroad. Walang mangyayari sa'yo. Mabubore ka lang. Yun nga. Malulungkot ka lang. Tapos sasabihin mo, ba't pa ako umalis? Di ako makakaparty dito. Nararamdaman kita. Okay lang yan. Pero pag hindi mo kaya, dyan ka na lang sa Pilipinas. Mahirap yan. At ito, pinaka-importante. Tatanungin kita. Seryoso to. Ano bang goal mo? Ano ang purpose mo? At anong naisipan mo mag-abroad? Eh, ang ganda na nga dyan sa Pilipinas eh. Diba? Eh, sasabihin natin, wala kang trabaho. Eh, pwede naman mag-apply dyan sa Pilipinas kung gugustuhin natin. At saka yung iba dyan. May magandang trabaho na sa Pilipinas. Eh, gusto pa mag-abroad. Gusto pang kumita ng mas malaki. Eh, naiintindihan ko yan. Ganon rin naman ako eh. As a matter of fact, nasa banko nga ako dati, nasa insurance. Pero, nagpunta ako ng Middle East kasi, una, gusto kong tumulong sa family ko. Pangalawa, adventure ba? Siyempre, single naman. Gusto kong mag-explore. Kaya akalain mo yun, naka-8 years na ako rito. Pero yun nga, isipin mo, ano yung purpose mo? Gusto mong makatulong sa family? Gusto mong mag-ipon? Gusto mong magkaroon ng magandang buhay? Gusto mong maging independent? Ano yung purpose mo? So dapat, kung ano yung goal mo, stick ka doon. Huwag kang... Wala, dapat sundin mo yung goal mo. Kasi sasabihin ko sa'yo, atin-atin lang to. Maraming mga Pinoy, pag napunta ng ibang bansa, nagkapera, nagkaroon ng maginhawang buhay. Nako, nakalimutan na ang pamilya sa Pilipinas. At ito pang matindi. Chismis to. May mga nawasak yung family nila dahil sa, alam mo na, sa pagtataksil. Pero, yun, sinasabi ko lang sa'yo, real talk lang. So dapat, prepared ka. Kung ano yung goal mo, ano yung plano mo, stick ka doon. Kahit ilang years pa yon. At saka, may communication naman eh. Hindi, mag-usap kayo ng family mo, may social media. Pero kung hindi mo ma-fulfill yung goals mo, kung ano yung mga gagawin mo rito, ako, wala. Huwag ka nang pumunta dito. Meron sa mga OFW, maganda ang trabaho, maganda ang kinikita, pero wala, nga. Kasi, wala, hindi rin nag-iipon eh. Hindi rin nagpaplano kung anong walang investment. So ano yun? So dapat, clear, at saka, concise, kung ano yung goal mo, ano yung gusto mo mangyari, bakit ka nag-abroad? Ayun. Eh, kung hindi mo kaya yung tatlo, kung hindi ka prepared, I mean, hindi mo kaya, hindi ka strong emotionally at mentally, kung hindi mo kayang i-sacrifice yung comfort mo dyan sa Philippines, or wala kang concrete na plan or goal para mag-abroad, nako, huwag ka nang umalis. Dyan ka na lang sa Philippines. Huwag ka na mag-abroad, sasabihin ko sa'yo. Sana may nakuha ka dito. At kung hindi ka pa nag-subscribe, mag-subscribe ka na sa channel ko. At sa mga lahat po na hindi pa nakapag-subscribe, just hit that subscribe button. At saka pakilike na rin ng video na to. Sana po may natutunan kayo sa coffee talk na to. Hanggang sa muli, maraming salamat. At maraming salamat po sa mga nag-subscribe na sa channel ko. God bless and keep safe. And see you on the next vlog. Bye.